Hirap makalimutan ang dalawang dalagita na kaligtas sa ambush ang kanilang sinapit. Dantabangan ng konvoy ni Nunungan Lanao del Norte Mayor Abdul Malik Manamparan. Nakabalik na ngayon sa ospital ang alkalde matapos sumama sa pagdarasal sa mga nasawi. Mula sa Lanao del Norte, saksi si Cedric Castillo. Wala mang galos, bangungot para sa dalawang 14 anyos na dalagitang nakapanayam namin ang nasaksihang paglipad ng mga bala at pagkalat ng dugo matapos pagbabarilin ang sinamahan nilang konvoy ni Nunungan Mayor Abdul Malik Manamparan. Malakas na talaga yung halos na sa tabi mo na lang yung pumaputok. Mutik na kaming makasali doon pero lahat kami nagsidapa na akala nga namin na wala na makasurvive. Wala raw silang nagawa noon kundi magdasal. Nakita ko na halos lahat na nakahiga doon sa may truck, sa pambaba. Nakita ko talaga ang raming dugo. Pati sa pagtulog, nakikita ko yung namatay. Yung nakakatakot talaga. Yung cousin ko namatay rin. Marami silang namatay. Maraming namatay. Parang ayoko nang bumalik sa Nunungan. Sa bayan ng Lala, mahigit 20 kilometro mula sa Nunungan, namataan ang aming team sa isang terminal ang isang truck na piping saksi pala sa trahedya. Hindi tricycle, hindi rin habal-habal at hindi rin pick-up, kundi mga truck na katulad nito ang tanging nakakapaghatid sa mga residente palabas at papasok ng kanilang bayan ng Nunungan. 4 oras daw ang inaabot ng biyahe dahil sa malubak at mabatong kalsada. 4 na truck ang regular na bumabiyahe papuntang Nunungan. 2 sa kanila ang nadamay sa ambush, kabilang na ang truck na ito. Nakabalik na sa ospital si Mayor Manamparan matapos magpaalam para sumama sa pagdarasal para sa 13 pumanaw sa ambush, kabilang ang isa niyang anak. Sa kabilaya lang patuloy pa rin niyang pagpapagaling sa tinamong mga sugat. Bago nito, sinabi sa akin ni Manamparan na imposible anyang mga katunggali sa darating na eleksyon ang nasa likod ng pag-atake. Malalapit na kamag-anak ang mga kalaban ko sa politika. So, hindi ko iisipin na magagawa nila na gawa na ko ng marahas. Suspecha ng alkalde, isang pamilyang matagal ng kabanggaan ng kanyang angkan ang nag-utos sa pamamaril pero tumanggi siyang pangalanan nito. Hindi rin daw basta rido o away ng mga angkan ang kanilang sinapit dahil nadamay ang mga babae at mga bata. Mas masahol pa. Discriminate killing nangyari. Retaliation is not part of my plan there because I know the characteristic of Maranao. You can never solve a problem by creating another problem. Mula rito sa Iligan City, ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.